Manuma ang mga klaseng paraan para kumita. Ngayong araw na to, ang isishare ko ay ang tatlong paraan kung paano kumita. Una, ito yung tinatawag nating earn income. Ito yung nagbibigay ka ng serbisyo at binabayaran ang iyong oras or nagtratrabaho ka ng 8 hours para sa pera. 80% ang mga tao sa mundo ay nagtratrabaho para sa pera, which is no work, no pay. Kung wala ka ng trabaho, wala ka ng kita. Dahil itong profession ay hindi natin maipamana sa ating anak at pamilya. Paano na lang kung ikaw ang breadwinner sa iyong pamilya? Na sa'yo kinukuha lahat ang mga gastusin sa iyong pamilya at mga pangangailangan. Dahil sa panahon natin ngayon, kahit yung sahod natin, hindi pa kasya sa mga pangangailangan natin sa buhay. Dahil sa inflation, palagi lang tumataas ang mga bilihin. Kahit yung sahod natin sa isang araw, hindi pa kasya sa ating mga pang-araw-araw natin mga pangangailangan sa buhay. Kaya huwag mong iasa ang iyong sarili sa pagtratrabaho dahil hindi ito maipamana sa iyong mga anak at pamilya. Next is yung pangalawa. Ito yung portfolio income. Ito yung kapital mo na pera na dumudoble ang kita. Kagaya ng motor, sasakyan, bahay, lupa at marami pang iba. Naibenta sa'yo ito ng mura dahil nangangailangan ng emergency cash ang nagbenta nito. Ito ay maikumpara natin sa mga buy and sell. Kapag ikaw ay nagbenta ng mga bagay, ito ay binibili nila ng mura. Kapag ikaw ay bumibili sa kanila, ito ay mahal na ang bili mo. Ito yung mga kadalasang epekto nito. O di kaya'y itong mga lending finance. Kapag nangutang ka ng 200,000, interest lang yung kinukuha. Kadalasan sa mga kliyente dito o yung mga taong nangungutang ay niluluto sa kanilang sariling pera. At itong money changer, nabilang din ito sa portfolio income dahil ito ay bumibili sila ng mura na dollar at binibenta nila ng mahal. Lahat ng ito, portfolio income, ito yung mga kapital mo na kumikita. Or tinatawag natin sa English na capital gains. Next natin ay ang pangatlo, ay ang passive income. Ito yung mga bagay na pinundar mo or binili na hindi ka na nagtratrabaho sa pera, kundi ang pera na ang nagtratrabaho para sa'yo. Dito sa passive income, may limang kategory ito. Una, ito yung business. Ito ay maihambing natin sa mga nagpapautang ng mga motor at appliances at marami pang iba. Pangalawa, ito yung royalties. Ito ay maihambing natin sa mga lupa na pinaupahan. Kumikita sila sa kanilang share. Pangatlo, rental properties. Ito ay maihambing natin sa mga apartment, commercial building, taxi or mga sasakyan na pampasada, bodega or tinatawag nating warehouse. Next is ito yung number 4, which is yung affiliate marketing. Ito yung mga produkto or mga bagay na binibenta online. The last is yung number 5, which is multi-level marketing. Ito yung mga produkto, mga software na binibenta sa online. Kagaya ni Bill Gates, nagbibenta siya ng Microsoft Windows at marami pang ibang mga application. Pero lahat ng ito, ikaw lang ang mamimili kung saan ka komportable at gusto mo at hindi ka risky sa iyong pagninegosyo. At kapag ikaw ay nangutang ng pera sa bangko, mag-ingat ka dahil may anomalya silang ginagawa. Hindi ka rilisan sa iyong utang kung hindi sila sasakay sa iyong utang. Kaya mas mabuti pa doon ka na lang sa kaibigan mong mapagkakatiwalaan.
Hindi ko naman sinasabi na masama ang mangutang ng pera sa bangko. Ang pinupunto ko lang dito is para maiwasan yung mga anomalya na gagawin nila sa kliyente na mangutang dahil hindi nila pautangin kung hindi sila makasakay sa utang. Ito yung anomalya nila. At lalo na huwag mong i-deposit ang iyong pera sa bangko o patulugin mo dahil hindi ito tumataas ang balyo. Mas mabuti pa, ibili mo ito ng mga lupa o mga property na mga pwedeng parentahan dahil ang inflation ay palagi lang tumataas ang mga bilihin sa market. Kaya kapag meron kang mga rental properties, ikaw lang yung mag-control sa value nito. Pwede mong pataasan or pababaan ang presyo nito. Kaya huwag mong patulugin ang iyong pension at retirement cash ban at anong klaseng passbook pa yan ang hinahawakan mo. Dahil hindi yan tumataas ang value kapag pinapatulog mo lang yan. Ayon nga sa libro ni Robert Kiyosaki, they are all fake money, fake teachers, fake asset. Sa karanasan ko na sa pagtatrabaho, hindi yayaman ang mga businessman kung wala silang niloloko na tao. Kagaya na lang ang hindi pagbigay ng saktong sahod o benepisyo ng isang empleyado. Pag overtime na walang bayad, pinapatrabaho ka na wala na sa iyong job description. Sa trabaho dito, mayroong pressure at kuta. At kung hindi ka makahit sa iyong kuta in 3 times, posibleng matanggal ka na sa pagtatrabaho. At bawat taon or every 3 years, may rotation sila sa trabaho. Kapag ikaw ay hindi malapit sa boss or sa manager, irotate ka sa malayong lugar. Ginagawa nila ito para hindi aasinso yung buhay mo. Para palagi ka lang magtatrabaho sa kanila. Dahil sa trabaho, hindi ang mga magandang accomplishment ang tinitingnan ng boss or manager, kundi ang mga kamalian mo. Kaya, kung palagi ka lang nakapokus dito sa employee at sumusunod sa boss mo, ang lahat ng ito ay kakainin mo. Ayon nga sa English na quote na nagsasabi doon, "The poorer make it poorer." Isa po itong kamalian dahil nasa tao ang will sa pagsisikap at diskarte sa buhay para hindi mo ito makain lahat ng mga kalokohan nila. Mag-invest ka sa iyong sarili at bigyan mong halaga ang pera or income na darating sa iyong sarili. Ayon nga sa kasabihan, kung may gusto, maraming paraan. Kung hindi gusto, maraming dahilan. Kung may nalalaman ka sa video na to, pakihit naman ang subscribe at ang bell all notification para ma-update ka sa mga next video na i-upload ko. Again, this is Red Circle Production. Thank you for watching and we will see you next time. Thank you for watching and God bless us all.